Lumaki ang yaman mula noong 2011 ni Police Superintendent Rafael Dumlao III, isa sa mga sangkot sa pagdukot at pagpatay umano sa Koreanong si Jiik Ju. Base po yan sa pagsusuri ng GMA News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Dumlao. Balitang hati ni June Veneracion. Steady ang naging pagtaas ng net worth o kabuang yaman ni Police Superintendent Rafael Dumlao mula 2011 hanggang 2013. Noong 2011, halos 6 na milyong piso ang idiniklarang net worth ni Dumlao. Tumaas ito sa halos 8 milyong piso noong 2012 at naging 9 na milyong piso noong 2013. 35,000 pesos ang monthly base pay ng isang Police Superintendent noong 2011. Nakasaad sa SALE ni Dumlao na bahagi siya ng Civil Security Group o CSG ng Philippine National Police mula 2011 hanggang 2012. Ang CSG ang sangay ng PNP na nangangasiwa sa pag-i-issue ng mga baril, pampasabog at private security industries. Sa loob ng 3 taon, idineklara ni Dumlao ang isang bahay at lupa sa Baguio City at isang condominium unit sa Pasig City. Nabili niya ng cash ang kanyang house and lot sa Baguio noong 1998. Nakasaad na may hinuhulugan siyang condominium unit mula noong 2010. Mahigit 55% ang itinaas ang net worth ni Dumlao mula 2011 hanggang 2013, mula 5.8 million pesos naging 9 million pesos. Tumataas ang halaga ng kanyang mga ari-arian at nababawasan ang kanyang mga utang. Kahit walang idineklara si Dumlao na anumang business interest o ibang pinagkakakitaan, ang idineklarang cash mula 500,000 noong 2011 umakyat sa 850,000 noong 2013. Noong 2011, ang pinagsamang halaga ng mga alahas at libro niya ay 200,000 pesos. Matapos ang 2 taon, umakyat ito ng mahigit 400% at naging 1.1 million pesos. 650,000 ang alahas at 450,000 ang libro. Noong 2011, idineklara ni Dumlao na may utang siya sa bangko na 580,000 pesos. Nang sumunod na taon, 200,000 na lang ang nakadeklarang utang sa isang housing loan. Pagdating ng 2013, 100,000 na lang ang utang na ito. Sa parehong taon, nagdeklara si Dumlao ng sasakyan na nagkakahalaga ng 700,000 pesos na nabili daw niya mula sa pinagbentahan ng isang sasakyan at mula sa loan. Pero hindi naman nakadeklara ang naturang loan sa kanyang SALEN. June Veneracion, GMA News.